Rider. PH. Don't jump on a ligan of rider.ph. Hi, Jean. Thanks. Ang unang question ko kay attorney. Attorney, bakit ganitong genre ng pelikula ang naisipan yung i-offer kanila Claudine and Mark? At saka bakit sila? Thank you, Jojo. Well, number one, I want it to stand out. Kasi medyo yung mga rom-com meet cute days ni Claudine at ni Mark, of course, they have matured considerably, not only in their chronological ages, kundi sa artistry. So I wanted to plumb the depths of their growth as artists. Gusto kong at makikita nyo naman dito sa movie ito, talagang namina namin ang lahat ng lalim ng pag-arte. The entire gamut of emotions. At alam naman natin, hindi naman natin ang pagkakaila na both Claudine and Mark are very good actors. At doon nagamit talaga ang lahat ng capability nila sa pagiging actor at actress. Number two, noon pa, matagal ko na kaibigan si Claudine, 2012 ba? We go back a long way, 2012 yes. Baklaw. Oo, yes. At marami na rin kami pinagdaan ng mga laban, alam nyo naman yan, hindi ko na i-elaborate dito. At I have always thought, once I really got to know her, na talagang she is a gem. Kailangan siya ng industriya. Wala akong pinatatamaan, pero in a world where there are a lot of actresses na walang lalim, kailangan si Claudine Barreto to show them how it is done as a model to younger actresses na this is how acting should be. Kaya ito nga, binaby ko na to, Jojo. I hope you'll forgive me kung medyo magmamayabang ako. Talagang very hands-on ako. I was there almost every day to observe. At yung napakinggan yung kanta kanina ni Miss Nicole Omilio doon sa Gap Filler na Deception, yung team ng movie, ako na rin po ang nag-compose doon. Ah, ganun ba? Ganda, English. Thank you. Well, agree ako sa sinabi niyo. Actually, kung iisipin mo, kahit kung tatanggalin mo lahat ng ingay sa buhay nila at ang ititira mo ay acting, wala kang masasabi dito sa dalawang to eh. The personal life should be beside the point. That's true. Acting to. This is movies. Tanggalin natin yung personal. Let's concentrate on what they have to give to the industry. Thank you. Super agree. Kay Mark and si BFF. Okay. Kay Mark and Claudine naman for my last question. Bilang artista, mas takot ba kayo na magtiwala sa tao at ma-deceive? Kasi nga, artista kayo. Yes. Yes, I think being an actor, you're always vulnerable. And siguro when you come, pag galing ka sa masamang breakup or hiwalayan, talagang mahihirapan ka ng mag-trust sa tao, lalo kapag artista ka, kasi parang hindi mo alam na kung ano yung kinakontribute mo sa isang tao, ipagkakalat. So, mahirap talaga to find good people na to surround ourselves with. Tama. Pero Mark, bago ka sumagot, I'm so happy to see you back, Claudine, kasi talaga naman, kung actingan lang ang pag-uusapan, you deserve talaga. Anyway, Mark, ito naman. Joe, ako ang sagot ko doon, I try to live my life as confident as I can. And I can't, hulaan yung near future kasi there's something masama doon sa ngayon sa Proverbs. I'm not scared of the mass public itself or yung people itself. Scared siguro kung nasaktan na ako ng isang tao na may prior na nasugatan niya na ako. Pero other than that, yung sa ibang other people, hindi. I try to tahakin ng buhay ko as confident as I can at ayoko manghula yung near future baga.
kasi may masama daw sa ganun. Yan. Looking good ka, Mark, hindi lang outside kundi lalo na inside with your answer. Congrats to you and thanks, Gene. Thank you, Jo. Boss Jojo, thank you so much. Thank you very much. That was Jojo Panaligan of Rider.ph.